isang taong nagsasabing malapit sa Diyos ang nagpaparatag sa akin. Siya po ay walang iba kundi si Brother Lorenzo Alano. Pero ang lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Dahil ang totoo, tinawagan ako ni Brother Lorenzo Alano ilang linggo na ang nakakaraan at nakipagkita sa akin. Ang sabi niya ay kaya niyang panalunin ang lahat ng kandidato ng aming partido. Kasama na si Renato Hipolito. Kaya lang, may kapalit daw. At ang kapalit na kanyang hinihingi ay pwesto sa gobyerno. Malay ko, hindi ko alam. Baka isang politiko na sinisiraan yung partido, sinisiraan ako. Malay mo, for all we know, milyon-milyon na ibinayad kay Alano. Mas malaki kaysa sa halaga na sinuhol sa kanya ni Hipolito? Yun ang sinasabi ko, Oscar. Wala akong pag-asa ng depensa ng sarili ko. Kasi dahil sa pag-iisip mo, hinatulan mo na ako eh. This much I will promise you. Kung magpaputulayan na may kinalaman ang anak ko, ako mismo magkakatid sa kanya sa kuruhan. At kung may death penalty, ako rin ang magkakatid sa kanya sa lethal injection chamber o sa silya electric. Una, sinirahan ang pangalan ko sa paratang inulok ko ng posisyon si Brother Lorenzo Alano. Pangalawa, idinawit ang pangalan ng anak ko sa pagkikidnap di umano ni Brother Alano. At ngayon, pilit na idinawit ang pangalan ko at buong partido ko sa failure of elections na ito. Kaya gusto kong malaman ninyo bilang inyong vice-presidente na matagal nyo ng pinagkakatiwalaan, walang katotohanan ang mga alegasyon na ito. Ano pong masasabi nyo sa findings ng Board of Elections na ang partido nyo raw po at si Renato Hipolito ang nangunguna sa mga tampered results ng voting machine? That does not mean anything. Eh, magsampasin ang reklamo kung gusto nila. Enough of this trial by publicity. Sir, lumabas po ang approval ratings ninyo even before this happened. Sa tingin nyo, mananalo pa po kayo? I hope so. Malaki ang tiwala ko sa ating mga botante. Naniniwala ako na pipili sila tama sa eleksyon bukas. At sasamahan ako para sugpuin once and for all ang masasamang elemento dito sa ating bansa. Pwede mo rin kausapin yung judge na may hawak ng kaso ni Brandon. Do you know what you're saying? Wala ako sa lugar para gawin yon. Kaya pinaghiwalay ang executive at judiciary system. Alam mo yon? Hindi dahil presidente ako ang masusunod. Dahil ba kumbinsido ka na guilty si Brandon at guilty din ako? Oscar, aminin ko, kailangan kita. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na walang kinalaman si Brandon sa nangyari. Na set up lang siya. And I promise you, kung tutulungan mo siya, I will conduct my own impartial and independent investigation para malaman kung sinong naninira sa amin. Trust the justice system, Lucas. Mapapatunayan na walang kasalanan ng anak mo kung wala siyang kasalanan. Oscar? Pag-ingatan mo ang pamilya mo. Kung sino man ang gumawa nito, maaring sila ang pagbalingan nito. Kung sino man ang gumawa? Oscar, I told you, vendetta ang may gawa. Of course. Well, not to worry. Humingi na akong dagdag protection para kina Catherine at mababata. Good. This will be contained again habang hindi pa tapos ang investigasyon. Of course, Oscar. Well, ayaw nating magpanik ang publiko. Eh, baka isipin nila bilong mo, kahit ang vice-presidente, maaaring maging biktima ng vendetta. Tututukan ko rin ang investigasyon na ito, Lucas. Salamat, Oscar. So we have finally convinced the President, Mr. VP. Nakaraan na taong pa yung bidding na yun. Nakalimutan na ng mga tao yun. Biglang tatanong yun ng Presidente. Sir, may naninira sa akin. Calm down. Kung paibistigahan ka ni Oscar, so be it. Hindi matatapos ang kaso yan. Bala tayo makaroon resolusyon o maresolba? Patay na siya. Sir, noon pinagtakpan niyo ako. Sir, baka naman pwede niyo ulitin ngayon. Tulungan niyo ako. So what do you want us to do, William? Papatay niyo siya ngayon!
Wait. Sandali lang, William. Hindi namin magagawa yon. You know, we really have to think this through. Pero ang gagawin natin, ang sisisihin pa rin dito ay ang vendetta. Kaya kailangan nilang umatake uli bago nila puteryahin si Oscar. Huwag ka mag-alala, William. Hindi ka namin pababayaan. Sa mga hindi naniniwala na masasabang tao mga vendetta, ito ang katibayan. Una, panganay ko, biniktima nila. Ngayon naman, ang bunso ko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapabagsak. Pero sila'y mga tuwak. Puro inosenteng tao ang kanilang pinapatay. Mga pulis. Mga sibilyan. Anak ko, yan ang isulat ninyo. Ricardo Dalisa at ang vendetta. Huwag niyong idadamay ang pamilya ko at mga inosenteng mamamayan. Ako ang hanapin ninyo dahil hindi ko kayo uurungan. Hindi kayo uurungan ng sandata at lakas. Tutugisin nila kayo hanggang sa inyong kamatay. Tatap na ba din ang humira mga armas? Deliver na sa bahay nila, Mr. Vice President. Mabuti kung ganun. Tatapusin ko ang sinimula ni Mark. Anong ibig niyang sabihin, Mr. Vice President? Tama si Marco. Alam ng pamilya ni Aliana at ni Delisa kung saan sila nagtatago. Cooperate, Mr. Vice President. Mauuna silang inilibing kay Dalisa. President, hindi niya ata makalaya dito. Kung mangyayari yun, mamatay na lang ako. Hindi mangyayari yun. Kinuha sa akin si Marco ng vendetta. Hindi kanila kukunin sa akin. Kahit anong mangyari, even if I have to kill, para makalaya ka. Yes. Hello, Police Director Terrante. Mr. Vice President, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan ko kong tulong mo. Yes, Mr. Vice President. Thank you, Director. Yes, sir. Hindi ako bibitiw sa pangako ko sa iyo na makakalaya ka. At ang tanging pala na wala mangyari yun ay kapag ako ang naging presidente. Kaya gagawin ko lahat at gagamitin ko ang kahit sino para maging pangulo ng Pilipinas. So, anong tingin mo sa gusto ko mangyari? Gagamitin mo ko at ang mga tauhan ko para patayin ang presidente, ganun ba? At gagamitin mo rin naman ako. At tulad ng sinabi ko, mabibigyan ko ng proteksyon ng mga negosyo mo. And I'll offer you one more. Yung matagal mo lang gusto. At ano yan, Mr. Vice President? Director, tulungan mo ako, mapapagsak ang presidente. At pagkatapos ko siyang palitan, yung dalawa mong estrella, nagawin ko apat. At ikaw ang magiging PNP Director General ko. Kailan mo gustong mamatay ang presidente, Mr. Vice President? Nandito na si Oscar at ang pamilya niya. Na-report na yan ang tauhan ko. Mag-enjoy na lang kayo sa homecoming ninyo kasama sila. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo silang buhay. Ating naranasan dahil sa karahasan dulot ng vendetta.
po na pinatay ang mga anak ni Presidente Oscar Hidalgo. Sumunod naman ang kanyang First Lady, si Marisa. And it is with great sorrow that I have to report na nakita na ang mga labi ni President Oscar Hidalgo. Sa pagkamatay ng ating mahal na presidente, nakasaad po sa ating konstitusyon na ako ang papalit sa kanya. Dahil nagluluksa para sa kanilang dating presidente. Nakuha niyo na rin ang gusto niyo, Mr. President. Di pa lahat rin ato. Bayani si Oscar sa mata ng tao. Dapat pagkalibing na pagkalibing, ay makalimutan na siya. Paano nyo gagawin yan, sir? Alungkatin natin lahat ng mga files niya. Hanapin natin ng butas. Kapag wala tayo nakita, gawa natin ang kasiraan. Mr. President. Nasabihan ko na ang mga tawan ko. Namamasid na sila sa buong paligid. Paano kung dumating dito ang bandeta? Papipigilan ba niya ang gulo? Una-una, hindi magkakagulo, Mr. Hipolito. Dahil haharapin sila ng mga tauhan. Inato, ako ang dapat na nagtatanong ng mga tanong na yan. I'm sorry, Mr. President, pero paano na kung si Oscar Hidalgo mismo magpunta dito? Deterrente ka dilit. Kill him. Right away. Tagal mong pinangarap to, Dad. Ngayon natin na ang buong Pilipinas. May problema. Ang bendeta, huwag kang mag-alala. Sabay natin silang pabagsakin. Pati si Oscar. Ano? Ano ibig mo sabihin? Buhay pa si Oscar. At pinoprotektaan siya ng bendeta. Pwede niya siraan lahat ng pinaghirapan mo. Kaya gusto ko tanggaw sa akin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang tanggalin lahat ng mga balakid sa mga plano. Hindi nila maaagaw sa atin to. Salamat.